Guys, matindi po ang sinabi ng coach ng Ivory Coast matapos silang talunin ng Gilas Pilipinas sa tune-up game nila Biyernes ng gabi. Tinambakan ng ating national team ang kupunan ng Ivory Coast sa score na 85-62 sa likod ng magandang performance ng ating naturalized player na si Jordan Clarkson na nakakuha ng malaking suporta mula kina Junmar Fajardo, AJ Edu, Scotty Thompson at kay Soto. Ano ba ang sinabi ng coach ng Ivory Coast? Heto po ang kanyang sinabi base sa report ng Spin.ph. Ang Pilipinas ay isang mahusay na team. Exceptional o pambihirang player si Jordan Clarkson. Ito ang pahayag ng Serbian coach sa isang press release na ibinato naman ng samahang basketball ng Pilipinas sa media. Pero hindi po ikatutuwa ng mga buzzers ni Coach Chot Reyes ang karugtong na pahayag ng coach ng Ivory Coast. Ang Gilas ay mayroong mahusay na coach. Ginamit nila kung ano meron sila sa kanilang team. Mas matatangkad o mas malalaki sila kaysa sa amin at ginamit nilang mabuti ang advantage nilang iyon. Nang tanongin si Coach Dijan Prokis tungkol sa chance ng Gilas kontra sa kupunan ng Angola, ito ang bold na pahayag ng Serbian coach. Sa kanya raw palagay, ang Angola ay hindi magiging problema para sa ating Gilas Pilipinas. Nakipag-tune-up game ang Gilas sa kupunan ng Ivory Coast sa layuning mas simulate, matularan o magaya ang laro ng Angola. Ang kupunan ng Angola ang pangalawang makakaharap ng Gilas sa FIBA World Cup. Number 40 ang Gilas sa world rankings at number 41 naman ang Angola. Sa mga supporters ng Gilas, siyempre para sa kanila ay magandang balita ang positibong assessment na ito ng coach ng Ivory Coast. Pero para kay Coach Chot Reyes, ang panalo ng Gilas laban sa kupunan ng Ivory Coast ay walang bearing. Sabi ni CCR, hindi pa iyon World Cup proper. Marami pang dapat pag-aralan, uiimprove. Kung sinabi nga po ng coach ng kupunan ng Ivory Coast na hindi magiging problema ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Angola, ibang usapan naman ang team ng Dominican Republic. Magiging mahirap na laban ng Gilas at ng kahit na sinong team ang kupunan na ito na ngayon ay pinangungunahan ng NBA player na si Karl Anthony Towns. Nagpakita ng lakas ang Dominican Republic nang ma-upset nila sa isang tune-up game ang malakas na kupunan ng Canada. Bagamat sabi nga po sa report, maagang pinagpahinga ng Canada ang kanilang mga starters na mga NBA player tulad ni na RJ Barrett ng New York Knicks at All-NBA guard Shai Gilgeous-Alexander. Pero kahit ano pa po ang sabihin, ang panalo ay panalo. Ang Dominican Republic po ang unang assignment ng Gilas sa FIBA World Cup. At tulad nga po ng nasabi na natin, ibabandera nila si Karl Anthony Towns na player ng Timberwolves sa NBA. Seryoso ang Gilas Pilipinas na bigyan ng magandang laban ang Dominican Republic. Sa tweet ni Kineto Henson, sinabi niyang nagsadya pa sa Granada, Spain si Gilas assistant coach Tim Cone upang i-scout ang Dominican Republic sa tune-up game nito kontra sa Canada. At nakita ni CTC firsthand ang galaw at laro ni Karl Anthony Towns. Paano didepensahan ang Gilas si Towns na umiscore ng 20 points sa kanilang laro laban sa kupunan ng Canada? Kung sakaling mapapasama sa Gilas Final 12 si AJ Edu, ito ang sinabi niya. Gagawin daw ni AJ Edu ang kanyang makakaya. Ibibigay daw niya ang kanyang best. Saan man makarating ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup na ito, suportahan natin. Mamayang gabi, may tune-up game ulit ang mga bataan ni Coach Chot Reyes. Closed door ulit ang magiging laban. Guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Charlie Solanzo, Pedro Junior Barbero, Efren Mendoza, Jonis De Asis, at saka sina-shoutout niya si Alex De Asis na kanyang anak. Rehom Junior Hibek, Almera Somolat,
at si Cats Aquino Ducusin. Salamat sa inyong panonood. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Haluhalo Sports Republic. Salamat po.